programa na inyong isusundo o mga program o mga extended programs na inyong pagpapatuloy na ginagawa niyo sa Padre Garcia na gagawin niyo po sa ibang bayan na sinasakupay ng ika-apat na distrito, Ibaan, Rosario, San Jose, San Juan, at Quezon. Maraming salamat sa ating po mga tanungan. Ang bayan po na Padre Garcia noong aking pinamagahan, isa po akong professor din sa kolehiyo. Nagtuturo po ako sa Batangas State University. At ang ating pong una na pinaglawig sa bayan ng Padre Garcia ay ang usapin ng edukasyon. In fact, as we speak, the Padre Garcia Polytechnic College is operational na pinamunahan ko ng aming mayor at ng aming usapin. But yours truly is the principal author o Padre Garcia Polytechnic College. Yan po ang gusto kong gawin sa buong distrito na ika-apat na distrito ng lalawigan ng Batangas. Maybe I can help to establish a community college of their own ng bawat bayan sa ika-apat na distrito. Kung nagawa namin ito sa Padre Garcia, pandalawa sa pinakamaliit na bayan sa ika-apat na distrito na kapag tayo kami na Padre Garcia Polytechnic College, kaya rin itong gawin sa maraming bayan ng ika-apat na distrito. My wife is also a doctor of education. So, we've been working this together, yung pong kolehiyo ng bayan namin sa Padre Garcia. Ito po yung kami po ang nauna nagbatakas na siyempre with the support of our former mayor, Mike Rivera, and of course, the incumbent mayor, Celsa Rivera. So, they are the one behind our back in establishing this college. Pero kagaya po na ng ilulid ko, yun po yung isa sa nais natin ipalaluin sa ika-apat na distrito. Ang maayos na edukasyon, ang magkaroon ng kolehiyo ang bawat bayan, na yun naman ang pinagawa na namin sa bayan ng Padre Garcia sa pamumuno po ng inyong lingkod bilang isang profesor at bilang pong nanunod po lang din ang konsyel ng bayan ng Padre Garcia. Follow up question na po. Bilang nangyayari po ngayon, I'm from Ibaan din po. So, currently, meron po doon ng mga students na doon po pumapasok sa LIPA. Kolehiyo Lungsod na LIPA. I mentioned na rin po. So, lagarin po sa kakulangan ng mga schooler natin. So, sa tingin niyo po ba, kakailanin na bawat municipality na sinasakupan ng 4th District ay makapagpatayo ng kanilang school? At if ever po ba, ito po ba'y magiging open sa ibalik po natin mga residente ng probinsya ng Batangas? Salamat, Misela. In fact, the Padre Garcia Polytechnic College is open for every Batanggenyos, not only from Padre Garcia, but open to every Batanggenyos. In fact, marami tayong mga mag-aaral doon na taga San Juan, taga Rosario, taga Ibaan, may mga nag-aaral din doon taga Ibaan. So, napag-usapan at itanong nyo rin po ako kolehiyo ng Lungsod ng LIPA. I've been a professor in kolehiyo ng Lungsod ng LIPA for 18 years. 18 taon po akong profesor doon, kagaya po ng aking libahay, profesor din po sa kolehiyo ng Lungsod ng LIPA. At kung magtanong po, kaya po ba ng bayan, kagaya ng Ibaan, na makapagtayo ng kolehiyo, kagaya ng Padre Garcia Polytechnic College? Opo. I'm very positive that with the help of the LGU together, me as a board member, sitting as a member of technical working group, we can make this happen. Dahil ang alam po natin ang formula kung paano itatayo yung mga kolehiyo sa bawat bayan. At babalikan ko lang po, ang Padre Garcia, pandalawa sa pinakamaliit na bayan sa ika-apat na distrito, ang budget ay mas maliit kumpara sa bayan ng Ibaan, sa bayan ng Rosario, bayan ng San Jose, bayan ng San Juan, na kaya po namin itayo ito. So, I think this can be done also by different municipalities in the entire 4th District of Batangas. Magandang yes, sir po, magandang kayo po, President. Nabigyan ka lang, bibigyan lang po yung edukasyon nyo. Kung hindi ako nagkakamali ay isa kayo sa malaking scholar na ating pangalang malalagyan. Andan lang ating sa Kuwebro at ang Pagdodong Mandanas. Gano'n po ang nagiging tulog ng ating pangalang malalagyan sa mga scholar na naranasan ninyo. At kung sakasakali, hindi ko ay malalagyan. Ito ba yung exploration na ito ay mas pagyay yung aming pa ng isang bukal na lindan? Salamat po. Ang totoo po, mabuti po na bagay po ninyo yun, I was one among the first batch of scholar under the Batangas Province Scholarship Program.
during the first term of Governor Dodong Mandanes. Talaga pong malaki ang ipinago sa buhay ng mga kagaya namin na natulungan ng Kapitolyo upang makapag-aral. I am proud to say that my father is a farmer. My mother is a BHW, 36 years as BHW in the barangay. So without that educational assistance coming from the Capitol, I would not have made it to finish my college. Pero ang ito pong pangyayari ito na para po doon sa katanungan na ito ba'y pagyayamanin natin, opo, nasa likod po ako ng ating mahal na gobernador at magiging vice gobernador Dodong Mandanes, na lalo po natin na lagakan ng pondo ang usaping educational assistance scholarship para po lalo natin matulungan ang ating mga kababayan. Like what happened to me, na noon po ako nag-aral, na hindi po talaga ako makapag-aral ng kolehiyo without that educational assistance. In fact, during that time, ako po ay nagkakaroon pa ng naiabot sa aking magulang coming from the scholarship grant by the Capitol. Kaya ito po yung lalo natin paitingin sa ilalim po na magbibigay sa akin ng pagkakataon na maging bukal ang ika-apat at distrito at ng ating lalawigan, lalo po natin susugan ng mga panukala na magbibigay ng ayuda sa atin po mga mag-aaral para po sa edukasyon ng ating kabataan. Thank you so much, sir, sa tanong po ninyo. Good morning po sa lahat ng narito. Ano po? So, para po dun sa tanong ninyo, ano po yung nag-unyok sa akin para tumakbo pa bilang konsehalan ng bayan? Ano po? So, bilang asawa po ng Bukal Melvin Vidal, na siya po ay nag-servisyo sa napakahabang panahon na, actually, dalawang dekada na po itong pagsiservisyo niya. At malaki po ang influensya sa akin ng aking may bahay sapagkat nakikita ko po kung gaano po kahalaga at kaganda yung pagtulong niya sa mamamayang Garciano. Ano po? So, yung public service po ay talagang nasa puso po namin mag-asawa. Ako po ay public school teacher. So, actually, nagsiservisyo na rin naman po ako. Ano po? Kaya lamang po, I want to serve in a broader capacity. Kasi medyo may limitation po yung aking pagsiserve bilang guro. Alam niyo naman po ang guro. Ano po? Ang guro, masyado pong tiring ang buong maghapon. Hindi na po natin makaya na magservisyo pa sa labas sapagkat masyado na pong nakakapagod ang buong maghapon. Pero sabi ko nga po, dahil po tayo may ninanais pa na magawa, sapagkat lagi ko pong sinasabi kapag po ako'y nagsasalita sa maraming tao, tayo po'y hindi bumabata, tayo po'y tumatanda. At habang tumatanda po tayo, ninanais po natin na may magawa pa sa ating bayan, hindi lamang po sa pamilya at sa sarili, sapagkat ganito po tayo eh. Kung tayo po ay may ginugusto na makatulong sa ating kapwa, syempre po, pasukin po natin yung mundo ng politika na kung saan mas makakapagservisyo po tayo at makakapagbigay po tayo ng tulong sa ating mamayan. Lalo higit po sa aking mga estudyante, sa mga bata, sapagkat tayo po ay guro. Kami po ng Bukal Melvin ay profesor. Nakikita po namin ang mukha ng kahirapan, ang mukha ng mga estudyante na pumapasok na walang laman at tiyang kundi tubig lamang. So gusto ko pong tumulong. Wala po tayong ibang ninanais, kundi ang magservisyo at tumulong. Yun po ang influensya sa akin ng Bukal Melvin. Salamat po. Good morning po. I'm DJ Sky from Manila Broadcasting Company, Radyo 105.5 FM Valdivercia. My question is for Bukal Melvin Vergara Vidal. As a businessman and a professor with other significant commitments, do you think these responsibilities will distract you if ever re-elected as a board member? Maraming salamat po sa ating pong stage manager ng radio natin 105.5. In fact, yes, I am a businessman at the same time. Meron po tayo ilang negosyo. Meron po tayo yung tatlong negosyo na pinapatakbo. Meron po tayo isang pole survey firm. Meron po tayo yung farm resort.
At meron po tayong Pirate Beach at meron po tayong restaurant. Actually, apat na negosyo pala yung aking kinakatakbo. This will not affect my service to our district and to our fellow Batangueños focusing on public service. In fact, yun pong mga negosyo na aking nabanggit ay wala pong kinalaman sa politika. There is no conflict of interest to all my investment. So, ito po ay hindi makakapag-structure sa aking kakauhan para po magkaroon na sabihin po natin na bias sa tingin para po doon sa ating mga negosyo na tayo at tayo pundak. Sa tingin ko po, lalo na ito magiging katuwan upang makatulong po sa pribadong paraan. As we all know, being a public servant has limited resources. So now, being a businessman on one side and a politician on the other hand, I can get from another pocket to deal and to address the problem from another service or line of service as a politician. So tingin ko po yun pong pagiging negosyante at pagiging politiko ay magiging magkatuwang para po lalo mapagsilbihan po ang ating mga kababayan.